Magandang gabi, Oriental Mindoro, 18 sa buwan ng Oktubre taong 2012. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, mga kaso ng pamamaril sa lungsod, masusi pa rin iniimbestigahan. Bilang ng mga sakit dulot ng viral infections, bumababa ayon sa City Health and Sanitation Department. Indigenous Peoples Month, ipinagdiwang. At sa detalye ng ating mga balita, kilala ang bayan ng Nauhan bilang rice granary ng Lalawigan. Sakop na naturang bayan ng halos 12% ng total land area ng probinsya. Isa itong first-class municipality na binubuo ng 70 barangay. Sa uling panayam kay Mayor Maria Angeles Casubuan sa programang Newsline City Talk, sinabi nito na patuloy ang kanilang pagsusumikap upang sumulong pa ang bayan ng Nauhan. Bukod sa malawak na lupain, biniyayaan rin aniya ang kanilang bayan ng magagandang lugar na may potensyal sa turismo. Kaya naman dito na isang makilala ang Nauhan sa kategoryang agritourism. Di lamang aniya magagandang karagatan, lawa at talon meron ang Nauhan. Maging sa yamang kasaysayan ay may pagmamalaki ang Nauhan at ito nga ay ang simbahang bato. Ayon kay Mayor Angie, tuwing mahal na araw ay malaking bilang ng mga local tourist ang dumadagsa sa kanilang bayan upang dayuhin lamang ang nasabing simbahan. At sa lahat ng mga yamang lugar ng kanilang bayan, di malayong mamayagpag rin ang Nauhan sa larangan ng turismo na may pagmamalaki ng Lalawigan ng Oriental Mindoro. Dito na nanawagan ang naturang alkalde na magtulungan sana ang lahat ng lokal na opisyales ng kanilang bayan na magsama-sama sa isang adhikain para sa bayan ng Nauhan. Malayo ani ang mararating ng kanilang bayan kung magkakaisa lamang ang lahat ng Nauhenyo, opisyal man o mamamayan. At magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas lamang ang ilang paalala. Bahagi ng kalinisan sa pagkain na mabibili sa lansangan sa mga establishmento, isang training para sa food handlers ang patuloy na isinagawa ng City Health and Sanitation Department sa pangangasiwa ni Sanitary Inspector 2, Arnold Rojas. Binigyan pansin sa nasabing training ang kalinisan ng pagkain, kapaligiran at maging ang mismong food handler. Ayon kay Sanitary Inspector 2, Rojas, layunin na nasabing training ang maiangat ang kaalaman ng mga maninindi hindi lamang sa pagbebenta, kundi maging sa sistematikong paraan upang mapanatiling malinis ang kanilang ibinibentang pagkain. Layunin ng City Health, ng Sanitation Section ng City Health, na bigyan ng kaalaman yung ating mga
food hunter o yung magtitinda. Kasi mas maganda kasi malaman nila yung mga prevention o yung mga dapat gawin para maiwasan ang sakit na nagmumula sa pagkain. Bunsod na rin ng pagbuti ng panahon, bumaba umano ngayon ang bilang ng mga nagkakaroon ng karaniwang sakit tulad ng viral infection dito sa lungsod ayon sa City Health and Sanitation Department. Ito makalipas ng mga buwan ng Hulyo hanggang Setyembre kung saan naging malimit ang mga pag-ulan na itala ang pagtaas ng kaso ng viral infections dahil sa paghina ng immune system ng tao kaya't madali itong tamaan ng sakit. Ayon kay Rural Health Physician Dr. Maria Teresita Bolor, mahalaga ang kalinisan sa katawan at kapaligiran upang makaiwas sa sakit at dahil sa muling magiging malamig na panahon sa pagpasok ng buwan ng Nobyembre at Disyembre, inaasahan umano ang muling pagtaas ng magkakasakit ng ubo, sipon at lagnat kung kaya't payo niya na panatilihing malakas ang resistensya ng katawan laban sa sakit sa pamamagitan ng pag-inom ng 8 baso ng tubig kada araw, pagkain ng masustansyang pagkain at pag-inom ng bitamina. Ang tabayanan ay pambalita sa pagbabalik ng TVNet Newsline. Tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Sa pagpapatuloy ng ating balita, kaugnay sa mga naganap na insidente ng pamamaril sa lungsod kung saan isang babaeng negosyante ang pinakahuling na biktima nito na nakilala sa pangalang Elma Aitin Salazar sa kasulukuyan ayon kay City PNP Chief Police Superintendent William Destura, bagyang nagkalinaw na aniya na sabing kaso matapos ang magbigay ng salaysay ang biktima sa pamamagitan ng pagsulat nito. Dahil na rin sa kritikal ang kondisyon nito, ngunit patuloy pa rin umano ang investigasyon kung saan inaasahan umano na malulutas ang nasabing kaso. Hinggil naman sa isa pang nabiktima ng pamamaril sa Uba Street ng Barangay Lalod gabi nitong 1 ng Setyembre, kung saan dead on the spot ang biktima si Hill Engelbert Owarga, isa ring negosyante. Hanggang sa kasulukuyan naman, ayon sa COP ng City PNP Station, bagamat may mga pahayag umano ang pamilya ng biktima, ay puspusan pa rin aniya ang pagsisiyasat sa posibleng motibo ng pamamaslang sa nasabing lalaki. Sa kabila naman ng tuloy-tuloy na investigasyon, tila palaisipan pa rin sa mga otoridad ang pagsulputan ng mga kriminal sa lungsod na umano'y pawang mga dayo lamang kung saan ang pakikiisa, pakikipagtulungan at maging mapagmatiyag ang apila ng kapulisan para sa lahat. Iba pa ang balita, makalipas na ang ilang paalala.
Maliban sa pagtiyak na hindi makalalampas ang mga pasaway ng motorista, bahagi rin ng tuloy-tuloy na checkpoint na isinagawa ng kapulisan ang pagpapaalala sa mga motorista hinggil sa nalalapit na implementasyon ng pagsusuot ng helmet na may ICC sticker. Sa pagpara ng kapulisan sa mga motorista, lalong higit kung hindi standard o walang ICC sticker ang suot na helmet ng mga ito, agad din na pinapayuhan ng mga ito na maglagay ng ICC sticker kung saan ay pasado ang kanilang helmet sa batayan ng DTI at kung hindi naman ay kinakailangan magkaroon ng helmet na may ICC sticker. Samantala, hinggil naman sa offline spider web, tuloy-tuloy umano ang pamimigay nito sa mga motorista kung saan sa ilang bayan gaya ng Bako at Gloria ay nasa 700 ang mga spiderweb stickers na ipinamigay. Samantala, payo nila sa mga motorista upang makaiwas sa aberya at abala sa tuwing may checkpoint na sundin ang mga batas pangkalsada. Huwag magmaneho na walang lisensya at helmet, hindi rehistrado ang motor at iba pa. Itinalaga ang buwan ng Oktubre bilang Indigenous People's Month kasama ng ikalabing limang taon ng IPRA o Indigenous People's Rights Act at ngayong taon, binigyan ang temang IPRA ay gabay sa kaunlaran, isaisip, ipabatid at isakatuparan, ang nasabing pagdiriwang. Sa pamamahala ng Department of Social Welfare and Development Field Office 4B, Pantawid Pamilyang Pilipino Program, isang programa ang idinaos kanina, ikalabing walo ng buwan ng kasalukuyan bilang highlight ng aktibidad na nagsimula sa pagparada ng mga katutubo mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Kasama ang mga kinatawan mula sa ilang ahensya, kabilang na ang NCIP, DSWD, NSO at iba pa. Matapos ang parada, nagbigay ng mensahe ang kanilang mga panauhin. Gaya ni na NCIP Provincial Officer Karen Ignacio, Provincial Administrator Angel Saulo, IP Focal John Veronica Arapeles at sinundan naman ito ng mga testimonya ng mga katutubong benepisyaryo ng Pantawid Pamilya sa bawat munisipyo. Ayon sa kanila, malaki ang naitutulong ng cash grant na nakukuha nila mula sa naturang programa, kung saan maliban sa mga pagkain sa araw-araw, nakakabili na rin sila ng gamit para sa kalinisan ng katawan. Samantala, nagpakitang gilas rin ang mga katutubo sa kanilang presentasyon na nagpapakita ng kanilang kultura, gaya ng ritual sa panahon ng taniman upang magkaroon ng masaganang ani na tinatawag na pamintian. Ipinamalas rin ng mga katutubo ang mga produktong gawa nila gaya ng basket, accessories na gawa sa beads at mga agrikultural na produkto na makikita naman sa bawat booth. At yan po ang kabuuan ng mga balita ng kalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita o impormasyon na nais nyo iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline o sa numero bilang 0432-884240. Maaari rin mag-log on sa www.tamaraovision.net, ang official website ng Tamaraov Vision Network. At ito po ang TVNet Newsline, katotohanan na serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli, si Jake Viray, na nag-iwan sa inyo na isang maganda at mapayapang gabi. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.